Monica's POV. Matapos ko sabihin kay Leonardo ang kalagayan ko, kagad nang umakit ako sa kwarto niya upang maligo na muna. Pakiramdam ko kasi napakidumi ng katawan ko. Pinagpawisan ako sa kaduduwal. Pakiramdam ko, naubos ang lahat ng bumabalot. Tumapat din ako kagad sa shower at tinayaang dumaloy ang tubig sa aking buong katawan. Pakiramdam ko na wala bigla ang pagod, pati na ang mga namumuong libag sa katawan ko. Akmang kukunin ko na ang sabon para sabunin ang aking katawan na biglang may yumakap sa akin mula sa likuran. I know it is Leonardo, pero di ko pa rin maiwasan na makaramdam ng kaba. You're pregnant? He asked. Hinagkan pa niya ang baligat ko na ang dulot sa akin ay kiliti. Yes, I answered. That's mine, right? Muli niyang tanong. Ang ginagawa niya ngayon, naglalakbay na. Hanggang sa marahan niya akong pinaharap sa kanya, bago nag-iwan ang hagan sa pisngi ko at saka bumulong. Answer me, my love, giit niya. Tinitigan ko siya sa mata. Ganon din siya sa akin. Yes, Leonardo, I am 3 months pregnant. And of course, sa'yo to. Sino pa ba sa akala mo? Ikaw lang naman ang... Hindi ko na naituloy pa ang mga sasabihin ko na bigla niyang hagka ng labi ko. Peste, Monica, bakit di mo sinabi kagad sa akin? You made me the happiest man alive, my love. Ngunit parurusahan kita dahil huli mong ibinalita sa akin ang good news na yan. Umawang ang labi ko nang sabihin niya iyon. Hindi ko alam kung ano ba ang parusang naghihintay sa akin. At saka bakit niya ako paparusahan? Tatanungin ko pa sana siya pero muli niya na akong hinagkan. Di ko napigilang mapakapit sa magkabila niyang balikag nang may gawin siya sa akin. Unti-unti na rin ako nakakaramdam ng init sa katawan, lalo pa na maramdaman ko ang gitnang bahagi niya na dahan-dahang sumasaludo. This is your punishment, love. Hold on tight. After he said that, nagsimula niya na akong sakupin. Di ko maiwasang di mapasigaw ng mahina. It has been 3 months but still, I felt pain. Though hindi katulad ng una namin pag-iisa. I love you, my love. Thank you for making me happy. Gumalaw na siya na napakabilis at napakalalim. Halos kapusin na ako ng hininga. I will never ever get tired doing it with you. Ani yung muli. Habang di siya tumitigil, nakakayamang aminan pero hindi ako magsasawa na gawin ang nararamdaman ng ganitong kaligayahan sa piling niya. Pakiramdam ko pinipihit ang puson ko dahil sa mabilis na ginagawa niya. Tapa kami naghahabol ng hininga at binabanggit ang pangalan sa isa't isa sa ilalim ng lagaslas ng tubig hanggang sa bahay naming naabot ang suktulan. I love you so much, Monica. Leonardo's POV. Nagkaroon kami ng matinding laban kagabi pero sinigurado kong ligtas si Monica at ang baby namin. Hanggang ngayon may tulog pa rin si Monica. Tumawag na rin ako sa bahay kanina upang ipaalam na doon kami manananghalian. Sa ayaw at gusto ni Monica, formal namin ibabalita sa mga magulang ko ang tungkol sa amin, lalo na ang magiging anak namin. Ginawaran ko muna ng hagkan sa noo ang napakaganda kong yaya na ngayon prenteng natutulog pa rin bago bumaba. Sa kabilang banda, congratulations! Kaagad bumungad sa akin ang tarpaulin na may mukha ko pa sa itaas. Katulad din ng kung paano namin ginawa ang ganoon, pagbati si Rinan dati ay siyang ginawa rin nila sa akin. Kapag wala ako sa listahan ng mga ninong yari ka sa akin, pagtatangka sa akin ni Ivan. Ako may pinakamalaking magbigay ng aginaldo, kaya dapat ako una sa listahan mo. Giit naman ni Brian. Ako ang pinakagwapo mong pinsan, kaya nararapat lang nakasama ko sa listahan. Mayabang nasambit naman ni Chad. Ikaw lang nag-iisa kong pinsan lalaki, sira? Sagot ko naman, saka tinilikuran silang apat kasama na rin si Bella na mariing nakatingin sa akin. Kulang na nga lang kainin ako ng buhay. Pakiramdam ko rin sinusundan niya ako ng tingin hanggang dito sa may sala. Ano bang ginagawa niyo rito at saka nasa na ibang mga bugok? Tanong ko kay Chad na kauupo lamang. Apat lang kasi silang narito ngayon at wala na rin yung iba pang apat. Si Mateo, ayun, sinasermo na ng asawa niya. Si Reynan na mamroblema sa paparating na dilubyo sa buhay niya habang ang dalawa pang baliw nasa meeting. Sunod-sunod na sagot sa akin ni Chad. Wala bang pagkain dyan? Kutom na kami. Singit naman ni Ivan. Wala, kaya magsinayas na kayo. Sagot ko naman. Pupunta kami ngayon sa mansyon.
Hinihintay ko lang magising si Monica. Giit ko pa. Ano ba yan? Wala naman pala tayong mapapala rito eh. Come on guys, Club V na lang tayo. Iwan natin si Leonardo, balisa na rin yan. Sigaw naman ni Brian. Kanya-kanyang tayo ang tatlo maliban kay Bella. Naiwan siya nakaupo at mariing pa rin nakatitig sa akin. What? Parang papatay mo na ako sa klase ng tingin mo sa akin ha? Napairap na lang siya bago nagpa siyang magsalita. Nasaan si Monica? Tanong niya. Nasa kwarto, tulog pa. Sagot ko naman. Ngayong wala nang tatlong bugok mong kaibigan at tayo na lang narito, pwede na siguro kitang kausapin ng masinsinan? Muli niyang tanong. Sir, ano bang pag-uusapan natin? Kampante lang din akong nakatingin sa kanya habang siya na may parang kaluluwa ko'y binabasa na. Nasabi ko na to sa'yo dati, but please, don't let my cousin cry and leave broken. Pasahin mo sana siya hanggang sa huling hininga mo. Ayoko siya makitang umiiyak muli ng dahil sa'yo, Leonardo. Sunod-sunod niyang sabi. Hindi ko naman kayang ipangako sa kanya na hindi luluha sa piling ko si Monica dahil sa pagmamahal hindi lang puro saya. Nariyan din ang lungkot at di rin maiiwasan minsan ng away. I love my cousin so much. Siya lang ang pamilyang maituturing ko at higit sa lahat, siya ang dahilan kung bakit narito rin ako ngayon. Hanggat maaari sana, habaan mong pasensya mo sa kanya dahil alam kong alam mo na ang ugali ni Monica. She's so innocent and of course sensitive. She've been through a lot but she keep on going. So please, Leonardo, don't be her another battle to fight for. Be her inspiration and support her instead. Habang sinasabi yon ni Bella sa akin, napagtanto ko kung gaano niya kamahal ang pinsan niya, kung gaano kahalaga si Monica para sa kanya, kung paano niya protektahan si Monica sa lahat ng bagay, pati na rin ang damdamin nito. Daig niya pa yata ang daddy ni Monica. But then, I'm glad because Monica deserves to be loved and care. Salamat. Dahil sa sinabi mo, nalaman ko kung gaano mo kamahal at kung gaano ka-importante si Monica sa'yo. Tinitigan ko muna siya dahil nais kong makita niya rin sa mga mata ko ang lahat ng emosyon at upang malaman niya na seryoso ko sa mga sinasabi ko, pati na rin sa mga pinsan niyang si Monica. I love your cousin. Hindi na yun magbabago. Hindi na yun magbabago ng kahit asino at kung ano paman. Lalo na ngayong nalaman ko kung gaano ko kasaya ngayon. If I'm going to start a new chapter in my life, I'm glad they started and shared with my beloved Monica, your cousin. Seryosong sad ko sa kanya. Hindi ko nakita ang sarili ko sa ibang babaeng kasama. Hindi ko na kaya pang matulog sa gabi at gumising ng maaga na hindi mo ka ni Monica ang makikita at magigisnan ko. Hindi ko na kaya mangarap pa na hindi siyang dahilan at lalong di ko kaya mabuhay pa nang wala siya. I have my future, my dreams, my love, and my home. I can never ask for more. Siya lang at magiging anak namin sobra-sobra na para sa akin. I cannot wait to marry her also, to hear our vows to each other and seal it with a kiss, in front of our family, friends, and in the eyes of God. Well then, pinakatitigan niya rin ako bago kong nginitian. Aalis akong panatag at masaya. Matapos niyang sabihin yon, kinamayan niya ako. Tinapik ang balikat ko bago lumakad na palabas. Monica's POV. Sa sobrang pagod at sakit na rin ang katawan ko, lalo na sa gitnang bahagi ng katawan ko, halos ayaw ko nang bumangon pa. Kung di ba naman ako sinakop na sobra ni Leonardo kagabi. Matapos sa banyo, nagpatuloy pa kami sa kama. At nang akala ko'y tapos na, humirit pang mokong. Di lang isa, kundi tatlong beses pa. Ako na nga rin ang kusang sumuko sa kanya eh. Tumayo na ako at nagpunta kaagad sa banyo upang maligo. I did my usual routine. Then after 30 minutes, lumabas na rin ako. I am about to wear a simple white shirt when Leonardo suddenly appeared. Sa mansyon tayo magla-lunch. Sinabi ko na sa parents ko, so better be ready. And it's almost lunchtime. Daig ko pa ang nanlalamig dahil sa sinabi niya. Hindi pa ako handang humarap muli sa mga magulang niya. Kinakabahan din akong kausapin at sabihin sa kanila ang tungkol sa amin ni Leonardo. Pati na rin ang pagbubuntis ko. Leonardo, don't worry love, I'm here. Lumapit siya sa akin at ginawaran ako ng hagkan sa noo bago humagpos. This time wala na silang magagawa pa. Hindi na ako papayag na mawala ka sa akin. Lalo na ang anak ko, Monica. Bulong niya pa. Di ko alam kung ano bang nagawa kong kabutihan dati upang mapasa akin ka. Giit ko pa. Love, ako nga dapat nagsasabi niyan sa'yo eh. I don't deserve someone like you, but God gave me you.
Ginawaran niya ako muli ng kansalabi bago tinulungan na magdamit. Di na ako na makapaghintay na makita pa ang kamukha ko. Kumulot ang kilay ko dahil sa sinabi niya. Paano naman siya nakakasiguro na lalaki at kamukha niya ang mag-ianak namin? Ako ang magdadala ng siyam na buwan, tapos siyang kamukha? Ano yun, lokohan? Ako ang dapat maging kamukha, tsaka gusto ko babae, sagot ko naman. Nasa po na lang ang mukha niya at bumuntong hininga. Bago hinila na ako palabas, nang makarating sa labas, kaagad ako nagtanong sa kanya, bakit ba Honest Guapito Subdivision ang pangalan ng lugar na to? Kuryoso ang tanong ko. Matagal ko na rin talagang gustong itanong sa kanya yon. Kaya lang, saksakan siya ng sungit dati. Kaya naman pinagsawalang bahala ko na lamang. Oh, well, ang buong lugar na ito ay pagmamayari ni Chad. Binili ang lupa sa subdivided parang dito magtayo ng bahay namin kapag nagkaasawa na kami. Si Mateo ang naunang mag-asawa kaya naman siya ang unang lumipat dito. And that name came from our group chat. Named Honest Guapitos. Mahaba at sunod-sunod niyang sagot. Nga pala, bakit nga ba nakalimutan ko na honest at guwapo sila magkakaibigan? Kung kaya tinawag nilang Honest Guapito, abang ang sarili nila. My gosh! Samantalang, isa't kalahating baliw silang lahat. Isama na rin si Leonardo. Sumakay na kami sa sasakyan niya. Habang nagmamaneho si Leonardo, hindi ko maiwasang umusal ng panalangin na sana maging okay ang lahat. Sana! Sa kabilang banda, pakiramdam ko muling naulit ang senaryong ito. Nakatayo ako sa labas ng pinto ng mansyon nila Leonardo. Katabi ko siya, pagkahawak kami ng kamay at hinihintay ang pagbukas ng pinto. Gaya din ang inaasahan ko, si Naylili ang nagbukas ng pinto, tulad ng kung paano niya rin yun binuksan dati. Nakangiti at masaya niya kaming pinapasok. Bumuntong hininga naman ako at wala sa loob. Humigpit ang pagkakahawak ko sa kamay ni Leonardo. It's okay, love. I'm here. Don't worry. Halos pabalong niyang sabi sa akin. Hinagkan niya rin ang noo ko bago muli kaming nagpatuloy papasok. Pakiramdam ko na nalamig ang palad ko at halos manginig ang tuhod ko. Gantong-ganto ang pakiramdam ko noon. Nung pinakilala niya ako bilang girlfriend niya, nahinadlangan naman ang mama niya. Leonardo? Halos pabalong kong tawag sa kanya. Lumingon siya sa akin at tinintay ang sasabihin ko pa. I felt dizzy. Giit ko. Why? May nararamdaman ka pa bang iba bukod sa hilo? May masakit ba sa'yo? Sinalat niya ang noo ko para masiguro kung may lagnat ba ako o wala. Don't scare me, Monica. Please? Hindi ko rin alam kung bakit, ngunit bigla na lang talaga akong nakaramdam ng pagkalito. Maybe it's normal, right? Balik tanong ko sa kanya. Inakay niya ako sa kusina na kulang na lamang. Kalad ka rin niya ako makarating lamang kami roon. Kumuha rin siya ng tubig at marahang pinainom sa akin. Drink more, giit niya. Nang maubos ko ang tubig sa baso, ay kaagad akong umupo. Pakiramdam ko babaliktad na naman ang sikmura ko. Ano ba to? Kailangan ba ganito kasera ng pagbubuntis ko? Ano nang nararamdaman mo? Nag-aaral lang tanong niya. Tingin ko ngay natataranta na rin siyang talaga. I am fine now but... Good evening! Di ko na natapos pang sasabihin ko. At naputo na rin ang pag-uusap namin ni Leonardo nang bumungad sa amin ang mama niya. Kung kanina kinakabahan ako, ngayon nawala. Lalo na lumapit sa akin si Mrs. Jenny Servan na siyang ina ni Leonardo. Ginawaran niya rin ako ng hagkan sa magkabilang pisngi. Kanina pa ba kayo o kararating niyo lang? Tanong niya sa amin habang nagpapalipat-lipat ng tingin sa amin. Halos kararating lang, ma. Where's dad? Tanong ni Leonardo. Yumuko ako at pinipigilan ang nararamdaman ko. Pababa na rin siya. Pagkasabing yun ng mama ni Leonardo, bumungad na nga rin sa amin ang ama niya. Here he is. Anyway, let's eat first. Giit niya pa. Nanatili akong tahimik sa tabi ni Leonardo. Pinapakiramdaman ang sarili hanggang sa nilapag ng kasambahay ang mga pagkain. Iba't abang amoy, iba't ibang putahe ngunit wala ni isa sa nakikita ko ang gusto ko. Bagkos tila napapabaliktad pa nga sikmura ko. Monica! Napalingon ako sa mama ni Leonardo nang banggitin niya ang pangalan ko. Don't you want the food? Tanong niya pa. Naiiling na umiti ako. Seven deliciosa pero no me gusta. Bali walang sagot ko. Napansin ko pang pagkabigla sa mata niya habang si Leonardo naman hinawakan ang kamay ko sa ilalim ng mesa.
Sorry, but I don't speak Spanish. Patanong niyang sagot. Nasa po ko ang bibig dahil ngayon ko lang napagtanto. Wikang Spanish pa lang nabigkas ko. Oh, no, sorry ho. Hindi ko napansin. What I mean is, tingnan kong muli ang nakain sa mesa at tulad kanina, bumabaliktad na naman ang sikmura ho. It looks delicious, but I don't like it. Pagkasabi ko noon, dali-dali akong tumakbo sa lababo at dumuwal ng dumuwal. Diyos mio, singhal ko habang dumuduwal. Ito na nga bang sinasabi ko? Ang hirap palang magbuntis? Naramdaman ko na lang bahagyang paghagod sa likod ko. At kahit hindi ako lumingon, alam ko, si Leonardo yon. It's okay, love. You'll be okay. Pabulong niyang sabi habang hinahagod pa rin ang likod ko. What happened? Tanong ng mama niya. Naramdaman ko rin lumapit siya sa tabi ko. Are you sick? May nakain ka bang di maganda? Sunod-sunod niya pang tanong. She's okay, mom. It's just pregnant thing. Naranan siyang sagot naman ni Leonardo. Pregnant? Maang natanong naman ang daddy niya na kalalapit lang sa amin. Nasa puko ang mukha ko na makaramdam ng konting hilaw matapos maduwal. I'm sorry, I said. I just don't like the smell of the food they prepared. Kulang na lang mabaon ako sa kahihiyang nararamdaman ko. Hindi ko na alam kung anong iaakto ko sa harapan nila, pero isa lang ang nararamdaman ko ngayon. Yon ang pinaghalong kaba at hiya. Di ko naman kasi kayang pigilan ang ganitong pakiramdam. Hindi ko rin alam kung kailan at sana ko aabutan ang pagdaduwal na kadalasan nangyayari sa akin. Magkakaapo na ako? Di makapaniwalang tanong ng mama ni Leonardo. Sa tinagal-tagal niyang napatulala, tila ba ngayon lang pumasok sa isip niyo yun? Nanlaki ang mata ko nang bigla siyang lumapit sa akin at niyakap ako na mahigpit. Tama ba ako, Monica? Magkakaapo na ako? Muli niyang tanong. Yes po, naiilang pang sagot ko. Hanggang kumalas ang mama ni Monica sa pagkakayakap sa akin. We're going to celebrate my granddaughter right now. Pumalakpak na saan niya. Tawagan mo lahat ng kamag-anak natin, even our employees. Lahat imbitahin mo. Move! Natatarantang utos niya pa kay Leonardo. Gusto kong matawa sa kanya pero pinipigilan ko. Baka kasi bigla akong masuka. Tsaka gaano man kaya siya kasigurado na babae ang unang apo niya. Monica? Bumaling ako sa kanya at tinintay ang sasabihin niya pa. Welcome to the family, my dear. Giit niya pa.